Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Di ba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na. The International League Chapter 745. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga ay talaga nga na ibunyag nga ang malaking sikreto ni Rukawa. At dito meron pala siyang ini-injuring dislocation ng kanyang kamay. At dahil dito nga ya, galing ko no, nakapukol ka na ng isang dress. Dahil yan sa akin, isa kasi akong matalinong nilalang na walang ibang alam kundi gumawa lamang ng isang banal na gawain. Wika ni Sakuragi dito nga ya. Ayan na naman, umiiral na naman ang pagkakengkoy mo. Kahit ganun pa man din, salamat sa'yo. Ngunit si Ruulo ka, para kang tanga. Wika nitong si Kaide Rukawa. Kaya naman dito nga ay kulitan malala talaga eh no. Walang nakakalusot na magandang biro dito kay Rukawa. Puro butata ang kanyang ginagawa sa mga biro ni Sakuragi. Wika nitong si Mitsui. Samantalang sa kabilang panig nga ya, hawak-hawak na nga nitong si Daimuro Boshi ang bola. At dito'y bigla nga isang senyas ang kanyang ginawa dito kay Jun Uzumi, sabay isang pick and roll nga ang naganap. At dito'y pick and roll ang kanilang gagawin. Mismatch sa kaliwang bahagi pati na rin sa kanan. Ano kaya ang aatakiin nila ng mismatch? Ngunit papalag kayo at alanganin, wika ni Ayako. At dito nga'y biglang ang isang fake pass ang ginawa ni Muroboshi. Dito nga'y isang peke lang pala yung ginawa niya. At dito nga'y nalinlang ako ng todo. Hindi ko yun inaasahan, peke lang pala. Wika nitong si Akagi dito may, ang dali mo na mapaniwala, simpleng peke lang na yun. Napasabay ka na? Aba naman Diyos ko, easy to get ka. Wikang pagyayabang ni Muroboshi sabay isang fade away jumper nga ang kanyang pinakawalan. At dito nga ay hindi ko yan hahayaan na basta nalang makapuntos. Eto ang challenge mala para sa'yo. Wika nitong si Miyagi dito nga ay, alanganin ang bitaw nitong si Muroboshi. Magmimintis yan na titiyak ko. Ang ganda ng challenge ginawa ng bugwet. Wika nitong si Coach Nagata. At dito nga ay aksidenteng pumasok nga ang tira. Kaya naman, nice one Daimuro Boshi! Calculated lahat talaga ng plano mo. Walang yaka talaga, ikaw talaga ang tunay na maalamat na point guard. Sigawan ng mga tagahanglet dito nga ay. O ano? Ano ngayon ang mas mahusay sa atin?
Hindi na kailangan pa ng pukat sa kupuna na to bilang point guard sapagkat nandito na ako. Wikang pagyayabang ni Muroboshit dito nga eh. Kita ko nga sa mata mo na namutla ka dahil sa challenge na ginawa ko. Ngayon, ano ang siyang masasabi mo kung ako naman ang aatake? Wika nitong si Miyagi, kaya naman sa kabilang panig ngay, biglang ang umatake sa kaliwang bahagi sabay. Isang pasimpleng tulak nga ang ginawa ni Miyagi sabay. Isang spin moves nga at sa kanyang pag-atake nga sa loob ay isang easy layup nga ang kanyang ginawa, ngunit dito ngay, burado kita! Hinding-hindi ka makakaisa! Wika nitong si Hanagat, ang bola ay tumilapon nga talaga sa outside at dito nga ay kunin niyo ang bola na itama yan sa paa ko sa kanyang pagka-block. Panigurado, bola nila yan pag hindi yun nakuha. Wika ni Miyagi, dito nga ay talagang nakuha nga nitong si Rukawa ang bola at talagang naisip at dito nga ay, Miyagi, kunin mo ang isang mismatch. Alam mo ang sakit ni Hanagata noon pa man din. Wika nga nitong si Kai De Rokawa dito nga ay, anong sakit-sakit? Ha? Wala akong sakit! Kahit na ano pang gawin nyo, walang butas ang aking depensa! Ha? Depensang matatag to, mga bata! Wikang pagyayabang ni Hanagata, kaya naman dito nga ay, hawak-hawak na nga nitong si Miyagi ang bola at dito nga ay bigla nga siyang humingi ng pick and roll at sa kanyang harapan nga ay nagbabantay nga ang isang Jun Uzumi. At dito'y tignan natin kung makakalagpas ka, bata. Sa akin ka na, hindi ka na kaya nagata. Wika nitong si Uzumi na biglang isang changing pace cross nga ang ginawa ni Miyagi at sinabayan nga niya ng isang spin at dito nga ay, grabe, sa open court napakabilis talaga ni Ryota Miyagi. Wala akong masabi, noon pa man din talaga ay napakabilis niya. Wika nga nitong si Uzumi at dito ay, hindi ikaw ang pakay ko, ngunit it's better kung dalawang ulo ang aking kakalad ka rin. Wika ni Miyagi sabay, isang triple crossover, sinabayan nga yun ng Sham God sabay, pasimpleng tulak sa balakang nitong si Hanagata na siyang sumilat sa defense at dito nga ay biglang ang naidulas itong si Hanagata at dito nga ay, ano, nadulas ako dulot ng kanyang ginawa. Huwag mong sabihin, eto ang ankle break! Wika ni Hanagata, dito talagang napatayo nga ang mga tao at nagwikang, wow! Wow! Grabe yun! Isang ankle break ang ginawa ni Miyagi dito kay Hanagata. Nung iniwan niya si Uzumi, sinunod naman niya si Hanagata. Walang iya, grabe! Wika nga ng mga tao at dito nga ya, walang silbi ang galaw na yan kung hindi rin matatapos ni Ryota Miyagi ang tira. Wika ni Fujima at dito nga ay, magtiwala tayo sa kanya. Momentum na yan, Fujima. Paniguradong hinding-hindi yan mag-aksen ng oras upang magmintes. Wika nga nitong si Coach Ansay nang biglang isang reverse layup at pasok nga ang pinakawala ni Miyagi sabay turot na gwikang. O ano ngayon? Kahit maliit, nakakapuling. At tandaan nyo, yung pangmamaliit nyo sa akin, hindi yan uubra sapagkat my heart is bigger than your height. Wika nga nitong si Miyagi dito nga ay, nice one, Bugwet! Nagawa mo rin sa wakas, ankle break malala. At alam ko, yun ang kauna-una ang ankle breaker na nadatnan nitong si Toru Hanagata sa buong buhay niya. Nice one, kakulot! Wika nitong sa Uragit dito nga ay, walang iya talaga. Yun ang kauna-una ang ankle break na naranasan ko.
at masasabi kong nakakahiya nga talaga. Wika nga nitong si Toru Hanagata. Ano kayang kakalabasan ng labanang ito? Ang lahat ng yan ay abangan natin sa susunod na bahagi.